Okay, once again, good day everyone. So, hoping mag-enjoy kayo sa panunod tong video clip ko na sliding, no, na photos. So, regarding lang naman to doon sa emergency towing operations again, no. First of all, na dapat natin i-settle down, establish dito. Alamin natin yung yung principal particulars to sa emergency towing, no. So, malalaman mo doon yung mga principal particulars katulad ng vessels particulars, dimensions, no? Company and vessels contact details. Yan, importante yan. In general information ng barko. So, aside that, meron ding importante kailangan natin yung mga tinatawag na ship-specific equipment, no? Yung katulad ng list of communication equipment, list of power supply equipment, steering gears, rudder and propeller, anchors, chain cables, mooring winches, mooring ropes, arrangement of fittings on forward part, bow, list of mooring fittings on fore deck, arrangements of fittings on aft part, stern, list of mooring fittings on aft deck, lifting devices, various divots, kung meron man ang barko, list of deck tools and spares, and then list of other facilities. Kailangan yan. So, kung makikita mo, ganun ang mga requirements pagdating doon sa towing operation. It's very important. Dapat nakaplanado lahat yan para hindi tayo makaligaw-ligaw. No? So, yung towing patterns naman ng decisions matrix, dapat ay meron na yung mga duties and responsibilities ng mga tao at yung team dapat. Kung makikita nyo dyan ngayon sa video na to, kailangan ay may ilaw. Pag once na tumakbo na tayo, dapat ay may RAM signal tayo, night time. Ganon din sa daylight signal, kailangan ay naka-restricted ability to maneuver tayo habang tumatakbo. Undertowed. So, sa Inmarsat C naman, kailangan din natin na malaman ang monitoring ng weather observations, no? Para sa safety ng ating barko. Yung weather forecast, dapat monitor mo yan, no? Kukuha kayo lagi ng weather facts. Results, daily, every watch, hanggat maaari. And then, considering dun sa mga anti-piracy report din sa Inmarsat C, kailangan aware din tayo dun kasi obviously, madali na tayong atake ng pirata. Pagwas na, tayo ng pirata, i-attempt tayo i-captured kasi hindi tayo makapag-maneuver. So, yung EIS din, syempre kailangan i-update natin yan. Naka-input dapat dun yung status ng barko natin, yung takbo. Yung monitoring wind directions and force by Beaufort scale, and then of course yung echo sounder. And then, katulad ng VHF, dapat ay monitoring mo rin. Once na may mga targets ka doon, kailangan i-announce mo sa public or security, no? Sabihin mo kung ano yung conditions ng barko mo na undertow ka. Siyempre, yung BDR natin na equipment ay dapat ay laging okay, no? Hoping everyone na may natutunan kayo rito sa sinabi ko, I would like to say thank you again for listening. For this slideshow. Thank you very much. God bless you all the best.